Pia Egan, halos 24 oras nang stalled sa NEA runway ang Xiamen Airlines. As of 11:08 PM, nasa 133 flights na ang cancelled at nasa 70 naman ang na-divert. Hirap-hirap na kami! Walang lunch, walang dinner, tinatawanan kami, hindi na kami tinutulungan sa mga bagahe namin. Isa lang siya sa libo-libong pasaherong di pa makabiyahe dahil sa epekto ng pagsadsad ng Xiamen Airlines sa runway ng terminal. Mula Los Angeles, California para sila at pa Cebu sana. Walang nagsasabi kung saan kami pupunta. Tapos pinagtawanan kami doon pagpasok namin doon sa X-ray. It's very insulting. There's no compassion. At least a little bit of sympathy. Puno ang Terminal 1 ng mga pasaherong namuti na ang mata sa kahihintay. Wala raw abiso ang kanilang airline kung anong oras sila makakalipad. Wala nang pera, yon. So wala naman kami magawa kasi wala silang i-provide. Hassle po siya kasi po parang mag-iisip pa po kami kung saan kami tutuloy. Tapos kung bukas po, sure po ba yung next time na binibigay nila. So parang tapos connecting flight po yung sa akin, so... Iniisip ko po, paano po doon mahuli din po ako kasi po pumapasok po ako sa United States Coast Guard Academy po. Hindi pa rin naiaalis ang Xiamen plane kaya nagpalabas na ng fourth notice to airmen ng Kaap. Hanggang 5 AM na bukas, Sabado, sarado ang runway 624 ng NAIA. Dahil kahati ang runway, apektado ang terminals 2 and 3. Na-videohan ng isang pasahero ang Xiamen Air Flight 8667 habang papalapag ito maghahating gabi kagabi. Namatay ang cabin lights. Pagka-landing, ganyan na ang itsura ng eroplano. Bali ang harapang landing gear at natanggal ang kaliwang makina. Ligtas ang 157 passengers at 8 crew. Pero kwento ng ilang pasahero, ilan sa kanila ang nagpanik nang tuluyang huminto ang eroplano. Suddenly happened really, suddenly happened for that. You can smell for the burning smell, that's all. Yes, inside. They didn't say anything, just said we are going out just slowly and don't take in the luggage, that's all. Hey, how are you now? Are you okay? It's okay. Ayon sa Manila International Airport Authority, hindi nakalapag ang eroplano sa unang approach nito dahil sa lakas ng ulan. Yung misapproach so ay na-cause ng, dahil sa weather, dahil sa ulan. At that time, yung unang try niya. So... It's most likely, pagka hindi mo naman makita runway, hindi mo dapat ituloy yun. Nagkaroon ng mga pagkalat dun sa, in the stretch of the runway. Base nga sa flight tracker ng isang aviation website, ilang beses itong nagpaikot-ikot nang makarating sa Pilipinas mula Xiamen. So, tinitingnan natin yung aircraft engine systems, tinitingnan natin yung environment, yung panahon, tinitingnan natin yung flight path profile kasi kahit naman hindi masama ang panahon, kailangan kontrolado yung flight path na yan. At if any one of these are not managed properly, they have the option not to continue with the landing. Binanggit nga kanina yung area ng human factor, yung sa crew, kailangan din investigahan yun. Malalim na pagsusurya. Dahil sa aberya, sarado mula pa gabi ang NAIA Runway 0624 na pangunahing gamit ng malalaking international flights. Kaya kaninang 5:30 ng hapon, umabot na sa 69 flights ang nakansela. Wala pa lang kami kalusan sa katanghalian eh. Ang isa sa mga apektado magtutur sana sa Canada. Eh may tour kami ron sa ibang bansa. Paano yung tour namin doon? Sayang isang araw, dalawang araw. Na-divert kanina sa Clark International Airport sa Pampanga ang 14 na flights, kabilang ang Philippine Airlines flights na sinakyan ng taga-Toronto na si Eric Stevens na first time sa Pilipinas. For a 16-hour flight, we were on the tarmac for another 6 hours after that. So 24 hours on a plane is quite a long time to be sitting there. Yeah, it was rough. Inis na inis din ng iba pang pasahero. Appointment ako sa Bacolod. May connecting flight ako, hindi kami na nakaabot. Maraming kasama na sa ano, may mga negosyo, may mga kwan, natigil lahat ng kanilang mga reunion, mga business meetings, everything.
for one airplane? Why? Piyaigan, naghihintay pa rin ang abiso ang mga pasahero kung nung oras matutuloy ang kanilang mga biyahe. At live mula rito sa NAIA Terminal 1, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.